Muli po, binabati ko kayo ng isang pinagpalang araw sa pangalan ng ating Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay ang mga bagay na hindi po tayo mabubuhay nang wala. Itong mga bagay na ito. Things you cannot do without. Sabi po ng ating key passage, at ito ang ating pag-aaralan, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, ang ating Panginoong Jesucristo po ang nagsasalita diyan, and I in him bears much fruit, for without me, you can do nothing. Yan, may idea na po kayo yung mga things you cannot do without. Without me, you can do nothing. Yan po ay pag-aaralan natin at bago po tayo tuluyang magsimula sa ating pong pag-aaral na ito, tayo po muna ay humingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu. Nakilala naming Diyos sa mga banal na nasa mga kalangitan. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli ay papaalalahanan niyo po kami ng mga bagay na kailangan po namin na hindi kami mabubuhay at wala kaming magagawa kung wala ang mga bagay na ito sa amin. Alayin niyo po, Panginoon, ang aming pag-aaral. Pangunahan kami ng Banal na Espiritu upang siyang magbukas po ng aming puso at isipan upang maunawa namin ang aming mga pag-aaralan. Ingatan niyo po kami sa kapayapaan, O Diyos. At halinawa na patuloy niyo po kaming patawarin sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming samot na langin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Napakarami na po ng mga bagay sa buhay natin ngayon. Kung ikukumpara po nung panahon ng mga naunang tao, inabot ko pa po yun, yung panahon na yun. Right? Noong panahon pong yun, walang cellphone, wala pong Facebook, walang internet, at doon po sa sa amin pong probinsya noon, nung kami po ay mga bata pa lang, wala pa rin kuryente. Walang TV, wala po yung mga maraming bagay na ngayon ay parte na po ng ating buhay. At kung minsan iisipin kung ilalarawan ng mga matatanda na po na nabuhay nung panahon na yon, na maraming bagay na meron ngayon na wala noon. Alam niyo po, iisipin ninyo, paano sila nabuhay noon? Ah, ganun ba? Paano kayo nabuhay noon? Well, yan po ang ibig sabihin, may mga maraming bagay talaga na meron tayo na ngayon na pwede po kayong mabuhay nang wala. Oo, di ba? Yung pong mga ngayon, lalo na mga teenagers, right? Pati na po sa mga young adults, pati na sa mga nakakatanda. Pakiramdam nila, hindi sila mabubuhay pag walang cellphone. Di ba? Naging bahagi na po yan ng ating buhay pang araw-araw. Na ano pa kung iniisip natin pagka nawala ito, paano na? Eh? Paano na ang buhay? Kung walang Facebook, paano na? Kung walang Messenger, paano na? Iyan po yung mga bagay na pakiramdam natin magiging meaningless ang buhay pagka wala po itong mga bagay na ito sa atin. Pero kung babalikan niyo po yung panahon namin, nung mga bata pa kami, lahat pong yan ay wala. Pero nabuhay po kami. At noon, ngayon, ang dami na pong mga games. Ha? Talagang malaking industry po yung mga games para sa ating mga kabataan, mga bata. Napakalaking industry po yan. Multi-billion industry. Yung mga games na yan. Okay? Alam niyo po, nung panahon namin, meron ka lang kapirasong lata.
Labasyo. Ayos na. Ay, yun po yung kwan, yung babatuhin ninyo. At kung meron ka pong kwan na basyo ng sardinas, lalagyan lang ng gulong nung kwan, nung tatay, right? Meron ka ng hinihilang laruan. Nung panahon pong yun, na maaaring yung iba sa inyo, natatandaan niyo pa, may mga laruan na ang mekanisim po sa gulong, ibon, tapos itutulak mong ganun habang nagro-roll, ay, yung pong pakpak niya ay kwan, gumagalaw. Tuwang-tuwa na ang mga bata nung unang panahon na yun. Pero sa panahon ngayon, iisipin ng mga tao, boring namang masyado. Sa totoo po, very enjoyable po ang mga laro namin nung panahon na yun. Patintero, tumbang preso, pati na po yung piko. Nilalaro ko na rin noon. Hindi nyo na siguro alam kung ano yun. Alright? So, marami pong mga bagay na tinatangkilik natin ngayon. Ang mabubuhay naman po tayo, mabubuhay naman ang tao na wala ang mga bagay na ito. Meron pa. Lalo na po yung mga tinatawag na lovesick sentimentalist na mga tao. Meron pa silang kwan, hindi ako mabubuhay kung wala ka. Yung mga kwan kong yan, mga script na ganyan. Madalas po nating marinig yan. Hindi lang po sa kwan, sa mga teleserye, kundi sa tunay na buhay. Sinasabi po natin yan. Right? Meron ngang nagsabi, pina-define. Ano daw po yung spouse? Yung salitang spouse, pwede pong husband, pwedeng wife. Okay? Kaya spouse ang ginamit. What is a spouse? Pinadi-define. Alam niyo po ang ibinigay na definition. A spouse is someone who is difficult to live with. A spouse daw is someone who is difficult to live with. Pero yung pungkwan, yung kasunod ang matindi. But more difficult to live without. Ano sabi niyo? Di ba? A spouse daw is someone who is difficult to live with, but much more difficult to live without. Pagka wala yung partner, talagang kwan po, malungkot ang buhay. Pagka wala yung partner, kulang. Kaya nga tinawag na better half eh. Pagka wala, parang kalahati ng buhay mo, yung magandang parte ng buhay mo, yung better half. Yun po ay nami-miss natin. So may mga bagay po tayo na akala po natin ay hindi tayo mabubuhay kung wala ang mga bagay at ang mga taong ito sa atin. Naalala ko tuloy nung bata pa po ako. May mga karanasan po ako na nakakatawa. Meron pong kaming kapitbahay na namatayan. Namatay po yung padre ni pamilya nila, yung father. At nung ililibing na po, nakipaglibing kami. Paano pa lang po ako? Nasa elementary school pa lang ako noon. So kami po ay nakipaglibing. Punta ng simenteryo. At nung pong nandun na sa simenteryo at ibinaba na po yung kabaong para ilagay doon sa ibaba doon sa hinukay po. Noong panahon na yon, hindi tulad po ngayon. Meron pang tinatawag ng mga apartment sa simenteryo. Hindi na po 6 feet below the ground. Naging po yun, kasabihan. 6 feet below the ground. Pag sinabing 6 feet below the ground, yes, ibig sabihin, patay ka. Right? Dahil humuhukay po sila ng pagkalalim-lalim, 6 feet. Tapos po, ilaiko pa nila, ibababa nila yung kabaong dun sa inukay na yun.
At nung pong ibababa na yung kwan, yung kabao, ibinababa na, yung pong asawa ay talaga naman pong hindi magkamayaw sa pag-iyak. At kung ano-ano po yung sinasabi niya. Ang sabi niya, isama mo na ako, isama mo na ako. Eh meron naman pong medyo siguro na ako na, na irita na dun sa kaiingay nung asawa, itinulak ko. Pero hindi naman po siya nahulog. Eh nung itinutulak siya, ay wag, wag, wag! Wag, wag! Eh isama na raw po siya eh. No? Yung sinasabi natin, hindi ako mabubuhay kung wala ka. O, ayun. Eh, nabuhay naman po kahit na wala na yung asawa. Right? So, may mga bagay na akala po natin hindi na tayo mabubuhay kung wala ang mga bagay na ito. Sa banal na kasulatan po, mayroong mga bagay, maraming bagay, pero tatlo lang po ang ating pag-aaralan at ito pong tatlong ito ay mula sa Book of Hebrews po. Dito natin kukunin yung tatlong mga bagay na you can do, you cannot do without. Okay? Ang unang bagay po na hindi tayo, wala tayong magagawa kung wala ito. Ang sabi po dyan, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Yan po ang una nating titingnan. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. At yung pangalawa, without holiness, no one can see the Lord. Without holiness, no one can see the Lord. Yung una po, sa Hebrews 9:22, at yung naman pong without holiness, no one can see the Lord. Hebrews 12:14. Yan. At yung pangatlo po, without faith, it is impossible to please God. So yan po yung mga tatlong bagay na we cannot do without. Ito po yung mga tatlong bagay na sinasabi po ng Diyos mismo, you cannot do without these three things. Ang sabi po ng isang atheist, at ito po ay sinasabi ng maraming atheist, ito ang kanilang isa sa mga puna against Christianity. Ang sabi po ng mga ng atheist na ito, Christianity is a bloody religion. That the Christian God is a violent and bloodthirsty God daw. Isa raw violente at bloodthirsty. Yung ano ba yung pan? Thirsty? Nauuhaw sa dugo na Diyos. Pero kung titingnan po natin ang Biblia, titingnan natin ang Biblia, talagang mula naman po sa kwan, sa umpisa ng kasaysayan ng tao, eh bloody na. Ha? Kung titingnan niyo po, be honest, let's be honest, right? From Genesis, from the very dawn of human history, the God of the Bible seems to be obsessed with blood. Right? Hindi pa man itinataboy yung una nating magulang na nagrebelde sa Diyos, si Adam and Eve. Ang Diyos mismo pumatay na ng animals. Alam niyo po ba yung ginawa nilang damit? Tinahi-tahi nila yung dahon. Right? Dahon ng fig tree o kung ano man yun. Yung po ang ginawa nilang damit. Eh, kayo naman, pwede ba kayong magdamit ng pinagtagpi-tagping dahon? Right? So anong ginawa ng Panginoon, Panginoong Diyos? Ang sabi po, binigyan sila ng tunic of skin. Ba? O eh, saan ang galing yung skin? Skin ng animal yun. Di ba? Ibig sabihin, meron pong pinatay ang Diyos na animal para sa ganun, ipadamit dito yung kanyang balat, yung kanilang balat dito sa ating pungkunan, mga magulang. Anong ibig sabihin yan? May dumanak na dugo. Right?
Ito yung sinasabi ni ng ni sa Revelation ni John 13 verse 8, si Jesus Christ ang lamb slain from the foundation of the world. Yung pong lamb na yon na pinatay ng Diyos para madamtan itong mga taong hubad, si Adam and Eve. Ng skin tunic na damit na galing po sa balat ng animal. Ibig sabihin po, meron ng dumanak na dugo ng hayop para po maparamtan ang ating mga unang magulang. Tapos, sumunod na kwento, nag-offer itong si Abel at si Cain. Ha? Sila po yung kwan, yung pagkatapos ng creation ni Adam and Eve, sila yung kwan, unang dalawang tao na naging anak ni Eva at saka ni Adam. Nag-offer sila sa Diyos. Tinanggihan ng Diyos yung offering ni kwan, ni Cain. Bakit? Bloodless eh. Oh. Ang in-offer niya po, magaganda na at matataba yung in-offer niya, pero gulay. O, eh, nung makukuha mo sa gulay, may, wala naman dugo ang gulay. Right? At dagta, meron. Pero itong si Abel, dahil nag-offer siya mula dun sa kanyang kawan, ang ibig sabihin, meron siyang pinatay. Merong dumanak na dugo. At nung i-offer niya ito sa Diyos, tinanggap po ng Diyos ang kanyang offering. God honored Abel's offering because there was blood in it. And he rejected the offering of Cain because there was no blood in it. Kasi po, very kanyan, very symbolic yung blood na yan. Right? Pagka nag-offer ka sa Diyos, kailangan may blood ang offering mo. Bakit po? Mula sa pasimula, itinuro na ng Diyos yung katotohanan po na sinabi niya kay Adam at kay Eve. At sabi niya, in the day that you eat thereof, you will surely die. Hindi po nababali ang salita ng Diyos. Pagka meron pong paglabag na nagawa laban sa kalooban ng Diyos, laban sa utos ng Diyos, meron pong mabubugbong dugo. Alam niyo po ba na yung mga pagan civilizations, lahat po, lahat ng pagan civilizations, kahit na yung mga civilizations na ancient civilizations na naging modern na ngayon, na umasenso na sila, there was a point in their history na nag-offer po sila ng dugo sa kanilang mga dioses. Mapapansin nyo rin sa kasaysayan po ng Israel, gaya limbawa, itong Egypt, galing po yan, ang Egypt po ay galing sa anak ni Noah na ang pangalan ay Ham. Okay? Ang mga Jews naman, ang mga Israelites, galing sa anak ni Noah na ang pangalan ay Shem. Kaya po kung tawagin sila mga Semites. Alright? Semitic. Galing po yan sa pangalan ng anak ni Noah. Nauna pong dumami itong angkan ni Ham. Kung natatandaan nyo, ang mga Israelites po ay naalipin ng mga Egyptians. Nung pumunta po sa Egypt, si Jacob at yung kanyang sambahayan, 70 of them, or 72, right? Ang bansa pong, ang Egypt po ay isa ng malaking bansa. Samantalang ang Israel, nag-uumpisa pa lang. So ang civilization po ng Egypt ay mas advanced, mas po ancient kesa sa civilization ng Israel. So, alam niyo po ba si Noah? Si Noah po ay nag-offer. Siya po ay may practice na nag-o-offer siya po ng sacrifice sa Diyos. Ang ibig sabihin niya, nag-o-offer siya ng blood sacrifice. Pinapatay muna yung animal, inilalagay po sa altar,
at doon susunugin. Okay? Ganyan po ang animal sacrifice. So, saan nakuha ng mga ancient civilizations ang blood offering sa mga gods? Abay, galing po yan doon sa mga ninununo nila. Right? Galing po yan. After the flood, galing yan kinuha. Kaya lang po, yung knowledge about the true God, nawala na sa kanila. Pero yung kanilang practice na you offer blood to the gods in order to appease them, eh nandun pa rin po, nakuha nila yun, na-retain nila yung practice na yun. At kahit na po, ilang siglo na ang lumipas, centuries na ang lumipas, may mga tao pa po na nagkukuan sila, nag-o-offer sila ng sacrifice. At inabuso po nila ito. Alam niyo po ang sabi nila, kung ang blood ng animals ay nakaka-appease sa God pagkagalit ang mga gods, alam niyo po ba kung bakit alam nila na nagagalit ang Diyos? Dahil meron pong ang tao, merong inherent knowledge of good and evil. Pagka po sila ay gumawa ng masama at alam nila kung ano ang masama, meron po silang guilty feeling na na-offend nila ang Diyos and therefore they have to offer sacrifice. Yan po ay kwan. Galing yan mismo sa kwan, sa Eden. Yung practice na yan. Right? Galing yan sa Diyos mismo na pumatay para magkaroon ng damit yung mga una nating magulang. Si Abel na nag-offer ng blood sacrifice kaya tinanggap ng Diyos ang kanyang hayin. Si Noah na nag-offer ng sacrifice, blood sacrifice sa Diyos after the flood. Si Abraham na nag-offer ng animal sacrifice din. Alam niyo po, at sabi ng inisip ng mga tao, if gods are appeased by the blood of animals, ay lalo siguro silang maa-appease kung blood ng tao ang ating i-offer. E dun nga sa blood ng animals, natutuwa na, naa-appease na ang galit ng Diyos. Ang galit ng Diyos nila. Di lalo maa-appease yan pagka dugo ng tao ang ibibigay natin. Kaya po naging naabuso yung blood sacrifice instead of animal blood sacrifice. Ang nangyari po, may mga civilizations na akala nila advancement ng civilization nila yon, right? Nag-offer po sila human sacrifice. Human sacrifice na po ang ino-offer nila. Magtataka kayo saan nila nakuha yan? Galing po yan doon sa sa creation. Galing yan sa mga ninuno-nuno. Right? Yung animal sacrifice na yan, galing yan sa Diyos in order to impress upon mankind na seryoso ang Diyos sa kanyang justice. That God is not only the God of love, He is also the God of justice as well. Na walang mapapalampas na any sin against God. Well, hindi niya palalampasin. He will never clear the guilty. Yan po ang sabi sa atin. So, eto po. Meron akong nakitang internet tungkol sa mga Egyptians. Dahil ang mga Egyptians po, very ancient ang kanilang civilization. Nanggaling pa po sila doon sa angkan ni Ham. Isa sa tatlong anak ni Noah. At sabi ko rito, blood sacrifice was regarded as the most supreme form of rituals in ancient Egypt. It was seen as a very powerful way of appeasing the gods. Initially, animals were the only creatures that were sacrificed. Pero eventually po, human sacrifice na ang ginamit nila. At alam niyo po, ginaya ng Israel ang practice na yan.
At dahil naiimpluwensyahan po ang bayan ng Israel, being immature. Kaya nga ang tawag ni Kwan dyan, ni Apostle Paul, Kwan, children. Children pa sila. Alam niyo po, pagka nahalo sila sa mga pagans, sila po ay Kwan, sumasamba doon sa mga pagan gods. At ginuha po nila yung practice ng mga pagans na nag-o-offer ng human sacrifice. May mga Israelites na ganyan po ang ginawa. Ang sabi niya, ang sabi po dito, Jeremiah 19:5, panahon ito ng pan, malapit ng salakayin ng Babylon ang Israel. Ang sabi niya, they have also built the high places of Baal. Ito pong day na ito, ito yung mga Israelites na sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga neighboring countries nila. Sabi po, they have also built the high places of Baal to burn their sons with a fire for burnt offerings to Baal, which I did not command or speak. Wala naman po sinabi si ang Diyos, si Yahweh, na mag-aalay kayo ng blood sacrifice sa akin na mula sa tao. Animal sacrifices lang ang pinapa-offer niya. Wala pong human blood. Right? Dahil simbolism lang po ito ng gagawing pag-o-offer ng Diyos ng kanyang sariling anak para magbubu ng dugo para sa ipagpapatawad po ng mga makasalanan. So the principle itself of appeasing God. Ang sabi ng verse pala, ituloy natin, ito raw ay which I did not command or speak, nor did it come into my mind. Ni pumasok sa isip ng Diyos, hindi po niya naisip na humingi ng human blood sacrifice. Pero nakigaya-gaya yung mga Israelita na sumamba sa mga idols ng mga pagans, pati mga anak po nila, inio-offer nila as offering, burnt offerings sa mga dioses nila. Now, the principle itself of appeasing God with blood, meaning with death. Dahil noong pong panahon na yon, right, wala pong lethal injection. Parang kung mapapatayin mo ang isang tao, padadanakin mo talaga ang dugo niya. Right? Totoo po yan. Okay? So, blood means death sa kanila. At yung principle na you appease God with blood or with death, yan po ay divine principle of justice that requires the death of the sinner for the sin committed. Na yan po ay naihayag na ng Diyos kay Eva at saka kay Adan pala. In the day that you eat thereof, you will surely die. Ang ibig sabihin, magbububo ng dugo. Right? Ang nagkasala. Yan po ay kwan, divine principle yan. Although the knowledge of the one true God has been forgotten because of the inherent knowledge of good and evil, ancient people retained the knowledge that by their evil deeds, the gods are offended and required appeasement by blood. Yung principle pong yan, yan po ang behind sa likod ng animal sacrifices at there was a time human sacrifices pa ang ino-offer nila sa mga gods to appease them dahil na-offend nila, nagkasala sila sa kanilang kinikilalang mga dioses. Now, bakit kailangan na may mamatay para sa kasalanan? Because dito po nakasalalay ang stability ng gobyerno ng Diyos. Yung stability ng gobyerno na pagka sinabi ng Diyos, hindi po talaga pwedeng mabalik. Okay? Alam niyo po ba na walang stability ang kahit na anong bagay na pagka yung namumuno, right? Yung sinasabi niya, hindi niya ginagawa. Nako, walang susunod pagka ganun. Hindi yung sinasabi mo, tapos later on, pagka
mayroong gumawa against dun sa sinabi mo, wala ka namang gagawin. Wala pong stability yung ganyang klase ng gobyerno. Sinabi ng Diyos, in the day that you eat thereof, you will surely die. Pagka hindi po namatay o walang nabubong dugo sa isang nagkasala, ang ibig kong sabihin yan, nagsinungaling ang Diyos, hindi niya ginawa yung kanyang sinabi. Aba, eh, malaking pa niya, problema. Kung merong hindi ginawa ang Diyos sa kanyang sinabi, ano pa ang pwede niyang sabihin na hindi niya gagawin? It will open all possibilities sa isip ng tao kung hindi niya ginawa ito. Ang ibig sabihin, meron pa siyang hindi gagawin sa sinabi niya. So, anong mangyayari ngayon? Ha? Eh, kanya-kanya na. Pagka ganun. Magulo. Pero ang Diyos na imposibleng magsinungaling, eh sigurado pong pag sinabi niya, gagawin niya. Walang panpo. Walang pasubalik. Tiyak po niyang gagawin dahil hindi siya marunong magsinungaling. Pag sinabi niya, the wages of sin is death, so be it. Hindi po yan mababalik. And therefore, makikita niyo, right from the very beginning of human history, nung magkasala na ang tao, eh makikita nyo, ang Bible po ay punong-puno ng word na blood. And this is one of the things that we cannot do without. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. Ngayon, ang nagkasala po ang tao. Eh kanino pong dugo ang ibububo? Dugo ng tao. Yung pong mga animal sacrifices, yun po ay foreshadowing lang ng pagbububo ng dugo ng tao sa panahon na haharap na siya sa judgment ng Diyos. At nung humarap na po ang ating Panginoong Jesucristo sa judgment seat ng Diyos para sagutin ang lahat po ng kasalanan, lahat ng kasalanan ng tao. Yung po ang tinatawag nating judgment day ng buong mundo. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. This is the reason why without the shedding of blood, there is no forgiveness. Dahil lahat po ay nagkasala at lahat po ay kailangang mamatay. So kung ikaw, wala kang ihaharap na blood sa Diyos, bilang katibayan na ikaw ay namatay, hindi ka po mapapatawad. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, binigyan po niya tayo ng substitute. Para yung substitute natin ang umako sa ating mga pagkakasala, at pagbayaran niya, each and everyone, wala po siyang hindi binayaran. Kahit na yung kaliit-liitang kasalanan na ginawa po natin, pinagbayaran po ng ating Panginoon ang sarili niyang dugo. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. Ang ibig lang pong sabihin niyan, ang Diyos ay Diyos ng hustisya. Hindi lang po siya Diyos ng pag-ibig. At sabi po sa Romans 11 verse 22, consider therefore the kindness and sternness of God. Kindness, yan po yung love ng Diyos. Sternness, yan po yung justice ng Diyos. God is both loving and just. Hindi po niya pwedeng sabihin na, isang tabi ko muna yung justice ko kasi kailangan kong i-exercise yung love ko eh. Right? Hindi. Dito, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, napatunayan ng Diyos na pwede niyang i-exercise ang love and justice niya at the same time. Meron pong mga naniniwala na kailangan daw na may mga mapahamak para sa ganun, maipakita ang justice ng Diyos.
naipakita na nga eh sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pa ang kwan? Ano pa ang mas matinding prueba na seryoso ang Diyos sa justice niya? Kung hindi niya in-spare ang sarili niyang anak na kumuha ng lugar ng tao, hindi niya in-spare. Ano pa ang kwan? Sasabihin mo tungkol sa seriousness ng Diyos sa kanyang justice. Wala na. Kung hindi niya in-spare ang sarili niyang anak na kumuha sa lugar ng mga tao, hindi niya rin po i-spare ang sinumang nagkasala na hindi tinanggap ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya i-spare. So without the shedding of blood, there is no forgiveness. God's justice must be served, and it was fully satisfied when Jesus shed his precious blood and died for our sins. Without the shed blood of Jesus Christ, no one, absolutely no one po, ang makakakamit ng kapatawaran ng Diyos. The blood of Christ, the one thing you cannot do without if you want divine forgiveness for your sins. You cannot do without the blood of Christ if you want to be forgiven of your sins. This is why the only answer to God's demand upon you that you die as punishment for your sins is to accept the death of Jesus Christ, is to accept the blood of Jesus Christ shed for you. Yun lamang po ang ating pwedeng isagot sa Diyos pagka tayo po ay humarap na sa judgment seat ng ating Panginoon. There is simply no other way to be forgiven by God except through the blood of Christ. Right, tingnan natin ngayon yung second na kwan. Without holiness, hindi natin makikita ang Diyos. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Isa po ito sa mga paboritong verses ng mga Kristiyano, pero mali ang pangunawa. Ang pangunawa po ng maraming Kristiyano rito, holiness nating, personal holiness, ang magiging daan para po natin makita ang Diyos. Pag sinabing makita, physical kwan po ito, eyes, makita mo talaga ang Diyos. Right? Hindi mo makikita ng physically ang Diyos sa iyong mga mata unless you have holiness that God is satisfied with. Ang common understanding natin dito, aharap tayo sa Diyos, Lord, banal na ako. Right? Pwede na kitang makita. Alam niyo po ba, salvation by works po yan. Ito pong tinatawag nating salvation by works, masyado po itong ingrained sa ating one nature na ito po ay sumusulpot, hindi natin namamalayan. Sa ating mga paniniwala, sa ating mga sinasabi, sumusulpot po itong salvation by works, righteousness by works. Kaya kailangan po napakaingat natin. Without holiness, no one will see the Lord. Ang holiness pong tinutukoy dito ay hindi po yung personal holiness natin, kundi po yung holiness ng ating Panginoong Jesucristo na ginawa niya po para sa atin bilang kahalili natin, bilang substitute. Yan po ang tinutukoy dyan. Right? Hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos, Lord God, I am now holy, so let me see you. Alam ko po ang mangyayari. Matutulad lang tayo kay Daniel at kay John. Mga tinitingala natin ito, mga holy prophet, holy apostle. Pero nung makita po nila talaga ang Diyos, sa vision pa lang ha, sa vision pa lang nila nakita. At sabi ni Dave, ni Daniel, I fell like dead man.
Ganun din ang nangyari kay Juan, kay John. Nung makita niya sa vision sa Patmos, ha, ang kalwalhatian ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi po holiness, eh pwede na naman natin sabihin, oh, holy yan si Juan, si Daniel, holy si Juan sa kanilang sariling karakter. Right? Pwede na natin silang sabihin holy, pero hindi po yung holiness na nasa tao ang tinutukoy nito para makita mo ang Diyos. Nung magpakita ang Diyos sa vision, hinimatay sila. Ganyan po ang magiging karanasan natin kung aharap tayo sa Diyos with our own personal holiness. Right? Eh baka hindi lang tayo himatayin, baka mamatay talaga tayo. So hindi po ito pa, hindi ito yung personal holiness. Ito po yung holiness, yung righteousness ng ating Panginoong Jesus. Na ginawa niya po para sa atin. Perfect righteousness po ito. Na hindi po natin kailanman magagawa dahil tayo po ay sa simula pa sa sinapupunan ng ating ina, tayo po ay makasalanan. The only reason why we can stand before Christ when He comes again and reveal Himself physically to us is because we are righteous before God through the imputed righteousness of Christ. Alam niyo po ba, nung kinakausap niya yung kanyang mga disciples, right? At Juan, napag-usapan yung kanya pong pagdating. Alam niyo po ang tanong ni Juan, ni Jesus Christ? Pag kung siya ay dumating, shall he find faith on the earth? Pag dumating ba? But if the Son of Man comes, shall he find faith on the earth? Bakit po? Dahil kailangan po nananampalataya ka hindi sa iyong sariling righteousness or holiness, kundi sa righteousness na ginawa ni Jesus Christ 2,000 years ago para sa iyo. Kailangan dun ka nakasalalay. Dun ka nakahilig. Dun ka nagtitiwala. Hindi sa personal holiness mo, even with the help of the Holy Spirit. Right? Hindi po purpose ng ating personal holiness ang makita natin ang Diyos ng physically at maating pong mabata yung glory niya. Hindi po yan ang purpose ng ating personal holiness. Alright? So, without the holiness of Jesus Christ being imputed to us by faith, eh hindi po tayo pwedeng makita physically ang Diyos. Alright? Without the covering of Christ's personal righteousness, all our righteousnesses are as filthy rags. Yan po ang sabi sa atin ni Prophet Isaiah. Isinama na po niya yung sarili niyang holiness. Right? Bakit po? Because they are tainted with our sinful nature. This is another thing that you cannot do without. Christ's perfect holiness being credited to you, you will never see the Lord. Without the perfect righteousness or holiness of Christ being imputed or being accounted in your behalf, hindi po natin makikita kailanman ang Diyos. Christ's perfect righteousness or holiness is the only answer that God accepts against His demand for perfect obedience that you may have eternal life with Him. Yun lamang po ang tinatanggap niya. Not one iota of our own holiness, done either with or without the help of the Holy Spirit. Wala po yan, Juan. Lahat pong yan na ating nagawa na holiness. Hindi po yan uubra sa harapan ng Diyos. Now, unfortunately, this important truth of righteousness by faith is understood by so few among the professed people of God. Kukunti lang po ang mga nakakaunawa talaga nito. At talagang naunawaan nila, haharap sila sa Diyos dahil matwid sila. May holiness na sila na acceptable sa Diyos. And that is a very strong delusion of the enemy. Para sa ganun,
Huwag kang magtiwala doon sa righteousness, perfect holiness ni Christ na ginawa niya para sa iyo. Kundi magtiwala ka doon sa holiness na nakikita mo sa buhay mo. Huwag po tayong pasisilo ni Satanas pagdating diyan. Right? So, ano pa yung pangatlo na without it, without this, eh talagang we cannot do without. Right? And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Ano po itong faith? Faith is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. So, it has something to do with hope, ibig sabihin, in ikwan pa, sa hinaharapan, at it has something to do with what we do not see yet. Ngayon, ano po itong kwan? What do we hope for that we do not yet see? Do we see the blood of Christ? Hindi. Do we see the righteousness of Christ? Hindi. Hindi naman tayo nabuhay dun, noong panahon niya para makita natin ang mga ito. Nangyari po ito 2,000 years ago. But these are the very things we cannot do without kung tayo po ay mapupunta sa langit. Hindi po tayo makakalusot sa langit na hindi dadaan dito. Kung wala ito sa atin, the blood of Christ and the righteousness of Christ, kung wala ito sa atin, we cannot sneak in into heaven. Hahanapan talaga tayo ng Diyos ng mga ito. Right? And yet, we trust. Hindi po natin nakikita yung blood niya. Hindi natin nakita yung righteousness na ginawa niya. And yet, we trust in the efficacy, in their efficacy before God. Na pagka sinampalatayanan natin ito, i-spare tayo ng Diyos sa punishment ng sin. Na pag sinampalatayanan natin ang holiness, ang righteousness ng Jesus Christ, bibigyan niya tayo ng eternal life. So kung hindi po natin sasampalatayanan ang mga ito, it is impossible for God to do something in us. Right? So that, having been justified by His grace, by faith, right, we might become heirs having the hope of eternal life. Napag-aralan na po natin ito noon na may mga Kristiyanong akala nila ay nasa kanila na ang buhay na walang hanggan. Pero, inaamin naman nila na mamamatay pa sila. Paano pa nagkaroon ng buhay na walang hanggan sa sarili mo kung ikaw ay namamatay? Ang ibig sabihin ng may buhay na walang hanggan, kahit nahulugan ka ng ilang atomic bomb, hindi ka mamamatay. Right? At yan po ay, sa panahon ngayon, hope pa lang natin. Hope of eternal life. It is faith alone in Christ's finished work of salvation that will please God to save us. Pakatandaan po natin yan. It is faith alone in Christ's finished work of salvation, His life, death, and resurrection for us, that we will please God to save us. Wala na kong iba. Now, God did something for us when we were still sinners. Right? When we were still enemies, meron na pong ginawa ang Diyos for us. At ginawa po niya ito, hindi sa atin, kundi sa ating Panginoong Jesucristo. He punished us in Christ. He made us righteous in Christ. Right? Hindi sa ating sariling katauhan. He could do that because iba yung kausap niya. Si Christ ang kausap niya. Walang kasalanan. Right? Pero ating substitute sa harap niya. Pero hindi siya pwedeng gumawa directly in us until we have believed in Jesus Christ. He did something for us already, but He could not do anything in us
hanggat hindi po natin sinasampalatayanan yung ginawa ng Diyos for us kay Christ. Kakalungkot lang dahil marami pong mga Kristiyano ang naniniwala. Ah, i-regenerate ka ng Diyos before you even believe. Babahan. It is impossible for God to do anything in us without faith. Yan po ang tandaan ninyo. Without faith, you cannot please God to do something in you. Without faith, you cannot please God to do something in you. Right? He did something for us, but not in us. Dahil kung ang pag-uusapan ay in us, the only thing God can do directly to us is to punish us for our sins. Yun lang po. Kailangan masatisfy muna yung justice. Kaya kailangan munang sumampalataya sa Panginoong Jesus bago ka ma-born again, dahil hindi ka ibo-born again ng Diyos. He will not be pleased to regenerate you without faith. Kailangan mong i-exercise ang faith mo. And this is very clear sa banal na kasulatan. Right? After you have believed, you were sealed with the Holy Spirit, which means ito po yung Holy Spirit na mag-born again sa iyo. Kailangan munang sumumpalataya ka sa gospel of your salvation, and then you will be sealed. You will be born again by the Holy Spirit. So, napakakwan po yan. Now, it all boils down to our kwan po, to our key passage. Right? Without the shedding of blood, there is no forgiveness. Without holiness, we will not see the Lord. And without faith, it is impossible to please God. Alam niyo po ba ang faith? Ang faith po, hindi self-manufactured yan. Nanggagaling po yan sa ating Panginoong Jesus. At nanggagaling yan pag nangyayari sa atin yung pananampalataya. Dumarating sa atin ang pananampalataya. Faith comes by hearing the gospel of Jesus Christ. So galing po yan lahat sa ating Panginoong Jesus Kristo. And so, these things that we cannot do without boils down to this. Without me, you can do nothing. Yan po ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Without me, you can do nothing. All these three that we cannot do without belongs to Christ. Nothing belongs to us. Christ sums up the things we cannot do without. Ang tanong eh, do you have Christ by faith? If so, you have all the things that you cannot do without. So, purihin po ang Panginoon. Nililinaw sa atin ang mga bagay na ito para pagdating po ng panahon, hindi tayo katapa-tapa. O kaya pagdating ng may pinagdadaanan tayo, hindi natitinag ang ating pananampalatayan sa ating Panginoon. Purihin ang Panginoon at pagpalain po ang ating mga napag-aralan ngayon. Tayo po ay magtatapos sa isang panalangin at pagkatapos ang ating victory song. Dakila naming Diyos, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mga nagdaang sandali na ipinaalaala niyo po sa amin ang tatlong bagay na na kay Kristo ang dugo, ang katwiran, at ang pananampalataya, na hindi po kami mabubuhay nang wala ang mga ito. Ibig sabihin, hindi po kami, wala kaming magagawa kung wala ang aming Panginoon Jesus Kristo at hindi namin siya sinasampalatayanan. Maraming salamat, Panginoon, na patuloy niyo pong nililinaw ang mga bagay na ito sa aming mga kaisipan upang sa gayon lalong tumatag ang aming pananampalataya sa inyo. Harinawa, Panginoon, na sa isang linggo na idadagdag niyo sa aming buhay, hiling po namin ang muli ninyong pag-iingat sa amin saan man kami dalhin ng aming trabaho, sa aming mga pagsakay, Panginoon,
ilayin niyo po kami sa anumang diskrasya at kapahamakan. Patuloy niyo pong ipagkaloob ang pangangailangan namin at ng mga mahal namin sa buhay sa araw-araw, O Diyos. Kayo po ang lubos na nakababatid ng mga pangangailangan namin ito. May umaasa na kayo na may-ari ng lahat ng yaman sa mundo. Ay kakaunti lang ang mga pangangailangan po namin ito para magbigyan niyo ng kasapatan. Nananalig din po kami, Panginoon, na sino man sa amin na may karamdaman na inyong hihipuin ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Upang pagalingin po sila, Panginoon, in Jesus' mighty name. Hinihiling din po namin ang kalakasang espiritual na dala ng banal na espiritong nananahan sa amin. Sana, Panginoon, magkaroon kami ng pagtatagumpay sa mga kahinaan namin at sa mga tuksong darating sa aming buhay. Muli, hinihiling po namin ang bendisyon ng aming mapagmahal na Diyos. May the love of God the Father, the grace of Jesus Christ His Son, and the fellowship and communion of the Holy Spirit be with us all now and forever. This we pray in Jesus' name. Amen.